Isang masayang kwentuhan na naman ang ating pagsasaluhan ngayong umaga, mga kapambansang almusal, dahil ang mga kasama natin ngayon ay isang magaling na aktres, tinagurian siyang Princess of Independent Films, at napakarami na po niyang awards. Ano po? Lahat ng kanyang mga natanggap mula sa iba't ibang award-giving bodies. Naririto siya ngayon sa atin, live na live, para i-promote ang kanyang bagong pelikula na ang pamagat ay Binhi. Mamaya pag-uusapan natin yan. Let us all welcome Miss Mercedes Cabral. Hello! Good morning! And thank you so much sa pag-imbita sa akin dito ngayong umaga. Ano ka ba? Ikaw ang ano, kami ang dapat magpasalamat sa iyo dahil masyado kang maagang napagising, Mercedes. Ano ba tawag sa iyo? Mercedes talaga? Sedes? Ang dami ko ang nicknames, actually. Pero nickname ko talaga is Che. Che. Pero ang daming tumatawag sa akin. Chideng, Sedes. Pero kasi nickname Chideng ko mukhang Che. Ano, social, di ba? Medyo mayaman ang ano, dating. Kumusta ka na? After doing so many independent films, ngayon nasa mainstream ka na. How are you? I'm good. So, ngayon, ito yung pinaka-recent project ko, Binhi. It's a horror film. Nakakatuwa siya kasi nakuha ako dun sa script and kung paano siya sinulat. Ang director nito ay si Direk Pedring. So, nung una kasi naisip ko medyo mahirap gawin ang horror films talaga. It's either it's gonna work out or magiging baduy siya or cheap tingnan. Yes. So, very technical yung pagkakasulat ng script. Kaya parang in a way nakatulong siya kasi nakita ko kung ano yung magiging itsura ng pelikula. And so far habang nung nagsishoot kami and nakita ko yung mga kinuhana namin, natuwa ako kasi hindi mo talaga may expect yung mga mangyayari. And kakaiba talaga siya from other horror films dito sa atin. At saka ikaw, galing ka sa indie film, medyo mataas-taas ang uri ng ano no ng when it comes to acting. Yeah, medyo yeah. Mahirap ang ano no ang indie film kahit na sabi nila madalian siya, 'di ba? Short film ang indie film. Pero ito dahil sa horror pa. Yeah. Dahil saan ka nag-start ng anong pelikula ang ano ang pinagsimulan mo? Unang pelikula ko talaga is with Direk Brillante Mendoza, yung Service. Service, napanood yes. ko 'yan. With Coco Martin. With Coco Martin. Oh. Yun yung unang pelikula ko talaga. Oh, medyo sexy ka doon, di ba, yes, Mercedes? Yes, yun yung unang pelikula ko talaga. Medyo talagang daring siya. Daring. Pero ang sa akin kasi is necessary yung mga ginawa ko rin doon sa buong storya. Mm-hmm. Kaya kailangan siya. Tsaka si, well, alam naman natin, Coco Martin din was not yet, ano pa, hindi diba? Pa siya ganun kasikat. Yeah. So nakakatuwa kasi after that, nag-TV siya and then dire-diretso na. Na-recognize din kung gaano siya kagaling din talaga umarte. Na actor, yes. Okay, so ito ay horror. After indie films, tama yun, sabi mo, medyo mahirap kasi horror. Tsaka medyo mataas ang taste ng Pinoy pagdating sa horror. Yeah, eh, iba diba? Kasi talaga ang style ng mainstream cinema sa independent correct, cinema. Correct, para correct. Sa akin kasi mas parang totoo and yeah, mas real yung material talaga at pinapakita ng independent cinema. Pero karamihan talaga yung magagaling na aktres at aktor nagsisimula sa indie film. Mas nare-recognize kayo doon eh, 'di ba? Yeah, and yung mga films din mas nare-recognize outside the Philippines. Yes, yes, so, yes. Ayun. Parang oo, no, yung mga ano natin, talents yeah. natin. Pero nakikita ko rin ngayon na medyo lumalaki na rin yung audience natin for independent cinema. Mm. So nakakatuwa kasi nakita ko yung difference from kung dati na nagsimula ako hanggang ngayon. Nakita ko na lumalaki na. May audience na tayo dito for independent cinema. Okay, from sexy, from drama, no? Meron ka bang action na? Wala pa. So ito sumunod na horror. Horror. Paano mo ito pinaghandaan, Mercedes? Medyo ano ha, kakaiba ito. Yeah. Ano ba dito? Medyo ano ka? Ganyan ka pa rin kaganda? O medyo minake-upan ka ba dito? Well, ang Binhi, ang story kasi ng Binhi is, story siya ng dalawang mag-asawa. Kasama ko dito si Joy Bascon. Mm-mm. So, hindi nag-work out yung trabaho ng character ni Joem sa Manila. So, we have to move to Baguio.
Tapos may nabili kami na napakagandang bahay. And eventually parang nakahanap na ng magandang trabaho si okay. si Joem, yung character ni Joem. And then doon na nagsimula na may nangyayaring kakaiba doon sa bahay. Sa bahay. Ayun, doon sa nabili yung bahay. So nakaka konektado pala yung past. Uh-huh. Nung character ni Joem, kung ano din yung nangyayari dun sa bahay. Oh. So yun yung twist nung story. Uh-huh. Alam mo, ako personally, mahilig ako sa horror movies. Even Tagalog na horror. Yeah. Oo, yeah. Lahat nga ng ano eh. Sorry ha, lahat ng Shake, Rattle and Roll napanood ko. In fairness. Pero ito, dahil ito, alam niyo sa poster pa lang nila. Oh, ayan. Sino ang kasama mo dito? Mercedes? Si Joem Bascon, uh-huh. Caris Espinosa at si Caris yung bata. Cholo Barreto, oo, uh-huh. Yes. Saka si Roxanne Marcelo. So anong kaugnayan ng batang ito? Tignan mo pa naman, Diyos ko, nakakatakot na. Anong kaugnayan ng batang ito sa inyong sa inyong dalawa ni Joem, bale? Yun ang kailangan niyong abangan. Tama. Kaya kailangan niyo pong panoorin at masasabi ko ngayon na huwag na huwag niyong panoorin mag-isa ang Binhi. Talaga? Dapat talagang may kasama kayo ka. At talagang meron kayong pang kakapitan. Oo, yung yayakapin niyo. Yeah, yun yung masasuggest ko. Kasi sobrang exciting nitong pelikula na to. Pagkakataon yun na yun para maka-chancing, di ba? Pwede din. Doon sa mga ano, gusto manood niya. Pero, hindi, ganun ang gusto mong ano eh, pelikula ng mga Pinoy. Yung, ipapapasigaw ka ba? Yeah, yung, alam mo yun, kailangan magtakip ka munang ganyan, pero nakasilip naman yung isang ganyan, di ba? Exactly. So, yan ang mapapanood namin dyan. So, itong pelikula na to, yeah, may mga moments na ganun na hindi mo i-expect talaga kung ano yung mangyayari. Kaya ito yung kakaiba dito sa pelikula na to. Kaya, kailangan niyo pong panoorin. Aha, okay. But, ito bang paggawa mo ng horror movies tuloy-tuloy na o meron ka pa mga gustong syempre no na magampan ng roles aside from horror? Ano pa mga gusto mong gampanan? Well, gusto kong talagang dream role. Na. Oh. Dream role ko talaga is siguro psychotic na character. Ah, yun yung gusto kong gawin din talaga. Na hindi ko pa nagagawa. Correct. Yun ang gusto kong gawin. But aside from acting, no, ito nga, sa showbiz, anong pinagkakaabalahan mo, Mercedes? Ano ba, sports mo? Sige nga, alamin okay. ko nga lang. Kasi nakakagalit ka eh. O, sige. Kasi kapag well, wala sa makeup, maganda siya. Diba? Kahit ang aga-aga, oh, sexy niya. Bakit ganun? Sina? Well, ano, minsan nagpipaint pa rin ako. Paint. Kasi fine wow, art student nice. Ako. So, ayun. And minsan, mahilig talaga ako magpunta sa beach talaga. Nag-aaral ako mag-surf. So, ayun. Ayan. Okay, invite mo again, Mercedes, ang ating mga televiewers to watch and support your movie. Ako, promise, manonood na ako niyan. Okay. Iniimbitahan ko po kayo na panoorin ng Binhi. Directed by Pedrine Lopez. Kasama ko po dito si Joem Bascon, Caris Espinosa, Cholo Barreto, at Roxanne Barcelo. Ayun nga po, wag nyo pong panoorin ito mag-isa. May 20, papalabas na po ito nationwide. May 20, ayan. Yes. Good luck sa movie mo, Thank you. Mercedes. And to the, sir, ang ating producer, yes. Good luck po. At basta kung mangailangan kayo ng ano, susunod na horror, nakakatakot, pwedeng-pwede ho kami kahit walang maskara. Pero good luck, Mercedes. Ha? Thank you. At thank sa mga you, susunod mo pang ano, movie, good yes. luck sa iyo. At manatili kang ano, maganda at sexy. Thank you so much. Mercedes thank Cabral, you. Palakpakan natin. Thank Binhi. You po. Huwag po ninyong kalilimutan. May 20 po, isa na namang talented at magaling na aktres ang nakakwentuhan natin ngayong umaga, Miss Mercedes Cabral. Isa po si Mercedes sa mga magpapatunay. Ano po? At nagpapatunay na tunay ang talento nating mga Pinoy saan mang larangan, maging sa larangan din ang sining. Kaya, huwag kayong aalis. Magbabalik pa ang palagian ninyong kasalo sa inyong agahan. Ito ang Pambansang Almusal. Thank you so much.